Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa mais na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingaprov. Sa lahat ng aking mga followers, supporters and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Rochelle, Team Rochelle, Team Kalingap, Kalingap Partners, sa Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. So ngayong araw nito mga Sangkay, sasagot lamang tayo at mayroon lamang po tayong lilinawin. Ito ay patungkol sa pasabog di umano ni Bopil. gusto ko lamang pong linawin. Hindi po NBI ang dapat na pinupuntahan ng mga tao na nagre-report sa na para mapadeport yung isang foreign national na nandito sa bansa natin, kundi Bureau of Immigration, di ba? So dito pa lamang, no, halatang mapagpagawa lamang ng kwento si Bopil. Bopil, pakiayos, hindi NBI ang dapat na pinupuntahan ng kung tayo ay magpapadeport ng isang foreign national. Dapat Bureau of Immigration. Alam mo yun, no? Dapat malaman mo. Hindi yung basta ka na lamang kukuda dyan na para lamang may masabi. Okay, pag-usapan natin ito. Sa mga luma dito, yung mga solid followers talaga ng Kalingap, alam nyo po yan na tatlo kami dati na talagang magkakaibigan. Bopil, Nits, Sangkay. Yan yung matunog noon na talaga na kami yung mga reactors na matunog noon. Kaming tatlo ang magkakaibigan noon. Ngayon, kami na lang ni Nits ang naging magkaibigan. Tunay na naging magkaibigan. Bakit? Kasi lumabas kung sino yung traitor sa amin. Okay, pag-usapan natin ito. May GC kami noon, no? Ang pangalan ng GC namin, Tres Marias, no? So doon nag-uusap-usap, no, normal na na kayo ang magkakaibigan, kung ano ang mga pag-uusapan doon sa GC na yon. Walang araw na hindi kami doon nag-uusap-usap, no? Nung time na yon, nung kay Indiano, nung bagong dating pa lamang siya si Indiano, ano, dito sa nung sa Kalingap. Honestly, meron akong sasabihin ko sa inyo, meron akong friend na taga Bureau of Immigration. Hindi lamang po siya na taga ordinaryong empleyado ng Bureau of Immigration, kundi siya po ay may katungkulan. Hindi basta-basta na katungkulan. Kaibigan ko po siya, kababayan, isang waray-waray. Siguro kung napapanood ninyo sa tuwing merong problema sa Bureau of Immigration, si Mr. Melvin Mabulak, siya po yung spokesperson ng Bureau of Immigration. Siya po yung kaibigan ko, no? Kaibigan ko siya. Friend ko siya sa Facebook. Ngayon, nung time, since nakaibigan ko siya, alam niya na vlogger ako. Napapanood niya yung Kalingap. Napanood niya nung mga panahon na yon yung patungkol sa sa issue ni Indiano. Yung sa pagstay niya dito sa Pilipinas, and ni-reach out niya ako. Totoo po 'yan. Ni-reach out niya ako patungkol diyan sa kay Indiano. And napag-usapan namin 'yan diyan sa GC. Hinihingi niya sa akin yung mga information ni Indiano. Kasi pwede niyang gawan ng solusyon kung anong meron, ako anong dapat gawin sa kay Indiano. Alam ni Bopil yan, na pag-usapan namin yan. And isa si Bopil na nagpo-push sa akin
na ibigay ko yung mga information na hinihingi ng friend kong spokesperson na si Melvin Mabulak ng Immigration. Si Bopil mismo ang nagpupush sa akin na ibigay ko yung hinihinging information. Dahil ako yung isang taong matino, hindi ko ibinigay yung information na yan, no, na hinihingi ng friend ko. Si ilang taon na ang lumipas na yan. 2 years, more than 2 years, yung issue na yan. In, actually, hindi siya an issue eh. Kasi usapan naming magkakaibigan sa loob ng GC yan. Diba? Kung ikaw ay isang taong hindi traidor, kung ano yung napag-uusapan ninyo sa GC, atin na yon. At isa ka rin naman dyan na nagpupush sa akin na gawan ko ng paraan, na ibigay ko yung information na hinihingi sa akin ng friend ko. Dahil maayos ako na tao, hindi ko ibinigay. Take note ulit, Bopil, na handaan mo, hindi NBI ang aking kausap, ang aking nakausap, ang nag-reach out sa akin, kundi taga Bureau of Immigration. Yun ang dapat na may hawak ng mga taong ahensya ng gobyerno, ang may hawak sa mga tao na mga nandito sa Pilipinas, ng mga foreign national na overstaying or kung anuman ang problema, may issue dito, hindi NBI. Diba? Kung may utak ka, dapat alam mo yan. Bureau of Immigration. Okay. Napag-usapan yan sa loob ng GC. Kaming tatlo lamang ang nag-uusap-usap dyan. And walang nangyari kasi hindi ko nga ginawa yung hinihingi sa akin ng kaibigan ko. Tapos na po yun. Diba? Walang nangyari. Pero bakit inilabas ni Bopil? Isa ka rin traidor. Kasi isa ka rin naman na nagpupush sa akin na gawin ko yun sa kay Indiano. Malinaw ang lahat, no? Pag-usapan natin ang isang traidor. Traidor na rin lang naman kung traidor, di ba? Dahil inilabas mo itong pinag-usapan natin, ito'y isang pagtatraidor sa mga usapan natin na tayong tatlo lamang ang nag-uusap-usap at walang nangyari sa sinasabi mo na may ginagawa akong hakbang kay Indiano. Hindi ko po yun ginawa. Kahit ako'y may kaibigan, ito'y gusto ko lamang sabihin, ano, na ako ay may kapasidad. May kaibigan ako na isang tao, malaking tao, na kung gugustuhin ko, dapat ginawa ko na yan noon pa. Pero wala akong ginawang hakbang. Hindi ko ibinigay yung mga information na hinihingi sa akin. Sa mga viewers na naniniwala kay Bopil, nag-isip-isip din kayo. Hindi NBI ang dapat na nilalapitan, kundi Bureau of Immigration. Ito'y isang patunay na gawa-gawa. Gumagawa ka ng kwento na nililis mo ang mga kwento. Ito yung totoong kwento. Tayong tatlo ni Nits ang nag-uusap-usap sa loob ng GC natin dahil magkakaibigan tayo noon. Ngayon, sino ang traidor? Ikaw. Naglabas ka na rin lang naman, hindi ako maglalabas ng mga screenshots, pero may mga ebidensya ako. Nung kasagsagan, nung issue, na mga naglabasan ng mga bagong gumagawa ng reaction, na gumagawa ng mga YouTube channel na Kalingap ang ginagamit. Yung title, Kalingap Viral, Kalingap, yun yung mga nag-uumpisa ng pangalan nila, mga Kalingap ng mga YouTube channel. Yun yung mga hindi nagpapakita ng mukha, hindi sila nagpapakita ng mukha, kundi ibang boses ang lumalabas dyan, nagsasalita, ibang boses. Ang tawag doon, speech text, no? Yung mga 3 minutes lamang, tapos kukuha ng maraming views. Yun yung mga nauuna pang nag-upload, yung mga viral videos ni Kalingap Rab na kanilang kinokontent. Isa yan si Bopil, na merong channel, YouTube channel, na siya yung mga nag-create ng ganyan, speech text. Yung iba ang boses ang lumalabas, hindi nagpapakita ng mukha. Dalawa ang YouTube channel ni Bopil. Paano? Paano namin nalaman? Kinausap niya si Nits, no?
Kami, actually kami ni Nits nung panahon na yon na bawal na na mag-content ng mga viral videos. Ngayon, kinausap niya kami ni Nits. Sabi niya, gawa tayo ng channel, YouTube channel, pangalawang YouTube channel na yung gagamitin natin, na yung co-content natin, yung speech text, yung hindi kami magpapakita ng muka, ibang boses ang lalabas. Inilapag niya, yung pala meron na siyang YouTube channel. At take note, monetized channel na. Inilapag niya doon sa ano, sa GC. And then ipinakita niya, natandaan ni ano eh ni Nits na Kalingap Viral yata yung pangalan ng kanyang YouTube channel. Monetized channel na. Ibig sabihin matagal na pala siya na may ginagawang ganyan. Na kumukuha ng mga viral videos ni Kalingap Rob na yun yung speech text lamang, yung hindi nagpapakita ng mukha. Mga 3 minutes or 5 minutes na video ang ginagawa niya. Nagulat kami ni Nits na inayayaya niya kami, yung pala meron na siya. Then bigla niyang dinilit. Nga naman, magiging ebidensya. Then yung nagkagulo na, nung nagkaaway-away na hindi na nagkabati-bati ni Nits, bigla niyang binago yung pangalan ng YouTube channel niya and hindi na namin matrace kung ano. Pero, yung monetized channel na yan, malaki na yung kanyang ano, subscribers doon sa kanyang ano, sa kanyang account na yon. Pagpapatunayin isa kang trader na gumagawa ka rin ng mga nag-upload ka rin ng mga viral videos ni Kalingap Rob na gamit yung speech text na hindi nagpapakita ng mukha. Ibang boses ang ginagamit. Meron din yun, may screenshots. Kung kinakailan, ilalabas ko yun. Pangalawa, kung gaano ka ka-trader, nagawa kayo ng GC. Sino ang mga kasama mo dyan? Yung mga balahura na kagrupo mo. Yung GC na yun, inad mo doon si Nits and Vlog. Nagulat si Nits na si Ate Edna ang inyong pinag-uusapan doon. Ang inyong ang pinupulutan doon sa GC na yun, si Ate Edna. Hindi nagsalita doon si Nits, lumabas siya doon sa GC na yun. At yung sinabi mo, na iniinganyo mo si Nits noon, na sumali doon sa GC na yon, sinabi mo, huwag mong isama si Sangkay, kasi dikit yan ni Ate Edna. Mayroon din screenshots yan sa pinag-usapan ninyo si Nits, at ipinakita sa akin yun ni Nits. Pangatlo, yung sa pagiging traitor mo, nung panahon na talagang iba na yung ang gustong iparating ni Kuya Val noon sa mga sa Kalingap, sa mga reactors. Na ayaw na ni Kuya Val na mag-reaction tayo ng mga viral videos. Ininganyo mo kami ni Nits. Kaya dito nagalit si Nits sa iyo. Kaya umalis si Nits sa Kalingap. Dahil ininganyo mo kami, kinausap mo kaming dalawa. Nasabi mo, mag-iba na tayo ng content. Umalis na tayo sa Kalingap. Gawa na tayo ng ibang content. Sa ibang group na tayo pumunta. Sa ibang community na tayo pumunta. Nag-agree tayong tatlo. Nag-oo tayong tatlo. Oo, inaamin ko na nag-agree kami ni Nits noon. Kasi hindi na maganda yung takbo ng Kalingap noon. Na marami nang ipinagbabawal. So decided na talaga kami ni Nits noon, kaming tatlo niyan, Nits, Bopil, ako, na talagang lilipat ng ibang community. Aalis na sa Kalingap kasi hindi na nga kami pwede pa mag-reaction ng mga viral videos. Planchado na yon yung aalis na kami. Nagulat kami ni Nits. Kinagabihan, nandoon siya sa live ni July Paunil at umakyat pa, nag-iiyak. Sinabi niya, hindi ko kayang iwan ang Kalingap. Hindi ako aalis sa Kalingap. Di ba kung gaano kaka-traitor? Doon talaga kami nagalit ni Nits. Kasi parang pinahamak mo kami at trinaidor mo kami. Napag-usapan natin doon sa GC na aalis na tayo. Pero, bakit bigla kang nagulat kami? Bigla kang nag-iiyak doon sa live ni July Paunil na hindi ko iiwan ang Kalingap. Di ba? Katraidoran yan. Ikaw ang tunay na traitor, Bopil. Pangatlo, pang-apat. Nung kasagsagan ng mga issues, nung away-away ni Ingrata at saka ni Chorva, kaaway natin sila.
Mayroon yung ako pang presidente noon nung Karepa. Nakakalabas yung mga pinag-uusapan sa loob ng GC. Yung mga masiselang usapan, pinag-uusapan sa loob ng GC. Kung sino-sino yung mga tao na pinagbibintangan, na naglalabas ng screenshots, naglalabas ng mga issue, naglalabas ng mga pinag-uusapan sa loob ng GC. Kung sino-sino mga taong sinisipan noon, yung pala ikaw yun. Ikaw pala ang naglalabas ng mga informations. Lahat ng mga pinag-uusapan, inilalabas mo. Ibinibigay mo doon sa kalaban. Alam niyo kung paano ko nalaman yan? Si Chorva mismo ang nagsabi sa akin na ikaw, Bupil, ang naglalabas, nagbibigay ka ingrata ng mga information kung anong mga pinag-uusapan sa loob ng GC. Isa kang traitor na tao. Tunay na traitor kang tao, Bupil. No? Ang galing-galing mong magpanggap. Napapaniwala mo kami noon, napaikot mo kami noon, pinaikot mo kami ng pinaikot. Yung pala ikaw ang naglalabas ng mga masaselang usapin doon sa loob ng GC. Ngayon, anong masasabi mo dito? Ayusin mo yung ipinalabas mo na mga ipinasabog mo dyan. Hindi NBI ang pupuntahan, Bureau of Immigration. And I admit it, no, na meron akong kaibigan na nasa Bureau of Immigration, spokesperson. At napanood niya yun sa vlog ng Kalingap. Si Indiano, no? Dahil lantaran naman yun, yung issue nun kay Indiano, na wala siyang papel, na nandito, overstaying siya dito. Kaya na-reach out niya ako. Di ba? Ayusin mo, Bopil. Ito pa, kinontak ako ni Japina. Dahil gusto kang makaharap ni Japina sa barangay. Ako mismo, tandaan mo, Bopil, ako mismo sasama kay Japina para makaharap ka sa barangay. Tandaan mo, alam ko ang buong information mo. Buong pangalan mo, kapangalan mo ang nanay ko, pares kayo ng pangalan. Nanay ko, pangalan ng nanay ko, Rebecca. Kaya ikaw, Rebecca, maghaharap tayo sa barangay. Ito totoo. Ito hindi biro. No? Rebecca, para malaman ng mga dyan sa barangay ninyo kung anong pinaggagawa mo. Darating ngayong May si Japina. Gusto kanya makaharap. Gusto kanyang makausap sa barangay. Ako din, gusto ko makausap ka sa barangay ninyo. Para malaman ng barangay ninyo kung anong pinaggagawa mo kabastosan, kabalahuraan dito sa loob ng GIS, sa loob ng social media. Rebecca, magkita tayo. Kita tayo, Rebecca, ha, sa barangay ninyo. Ito lang, mga sangkay, yung aking sagot sa pasabog di umano ni Rebecca, aka Bopil, na nagsumbong daw ako sa NBI, which is hindi sa NBI, nag-reach out sa akin mismo, yung taga Bureau of Immigration. Muli, maraming salamat, mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito, mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na, mga sangkay. Paalam.